Huwag magbitaw ng masakit na salita kapag galit, sapagkat ang galit ay lumilipas, ngunit ang masakit na salitang binitawan ay mag-iwan ng matalim na sugat. Pag may asawa kang masipag at mapagmahal sa pamilya, huwag abusuhin. Hindi lahat maswerte sa asawa. Kapag sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin, palakasin niya ang iyong pananampalataya. Kapag inaantala niya, ipinapalawak niya ang iyong pasensya. Kapag hindi niya sinasagot, naghanda siya isang mas magandang plano para sa iyo. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Magtiwala sa Kanya. Isang araw sasabihin mo, Diyos ko, salamat po sa protekta sa akin. Akala nila nagpupuyat ako dahil sa social media at online games. Pero ang totoo, nagpupuyat ako kasi gusto kong iwasan yung anxiety at pag-overthink ko. Depressed na ako. Alam mo yung feeling na anong iwas, pilit ka pa rin pinag-iisipan ng mga bagay at pangyayari na hindi naman totoo. Gabi-gabi kang inatake ng kalungkutan. Yung gusto mo na matulog pero di ka makatulog. Maiiyak ka na lang bigla. Kahit na anong libang mo sa sarili mo, kapag naalala mo lahat yung mga bagay na nakapagpalungkot sa'yo, bigla ka nalang maiiyak sa sobrang bigat ng nararamdaman mo. Ang sakit lang sa part na itinutulog mo na lang yung sakit, yung habang nakapikit ang mga mata mo, pero yung luha tuloy-tuloy na tumutulo, tanging nakakaintindi sa'yo, ay yung unan na sumasalo sa luha mo at yung kumot na yumayakap sa'yo. Kung makapagsalita lang yung mga bagay na sa kwarto ko, sila yung makapagpatunay kung gaano kalungkot ang buhay ko.